It's me again, Tops, and welcome to my channel. So this video guys, kukwento ko lang yung nangyari sa akin noong November 18. So I'm so sorry kasi napakatagal na, grabe. And then kaya ko siya ikukwento kasi napaka-konti lang po nung clips na na-cover ko. Tama ba yung term? So ayun, konti lang. So this video is my experience during the audition of Hong Kong Disneyland. Tama ba? Hong Kong Disney Dancer. Basta yon yung mga dancer, parade dancers, Hong Kong Disneyland. Ayun yung in-audition ko, nag-dance audition ako. So, ayun nga, hindi ko na siya na-vlog ng buo kasi ang bilis ng mga pangyayari. Ganon. Parang ang hirap i-capture kasi nga, audition yun eh. Para kang nag-a-apply din ng work. Parang ganon. So, ito nga yung story. Nag-apply ako as a dancer in Hong Kong Disneyland kasi alam niyo naman. So sa mga nakakapanood sa akin diyan, sinabi ko na to before na isa sa mga pinaka-passion ko talaga is yung dancing, yung pagsasayaw. Talagang grabe. Ang problema lang, wala talaga akong proper training sa dance. Kumbaga, na-develop lang siya nang na-develop kasi pag may mga intermission nung kinder, nung elementary, nung high school, sumasali talaga ako. And then, nung high school naman, nauso yan pag mga, di ba, yan yung pinapresent nyo sa Muppet. Naalala ko pa na nung high school, syempre nung time ko, usong-uso yung Sex Bomb Girls. So, ayun, ginagaya ko lahat ng mga galaw nila, pati nga yung mga exhibitions nila na adapt ko, yung mga tumbling na yan, mga splits-splits na yan. Talagang sila yung nag-inspire sa akin sumayaw, isa sila. And sila talaga yung pinakaunang nag-inspire sa akin na magsayaw. Kasi ayun, yung mga ganyan-ganyan. So, and then, nung college naman guys, nauso yung mga sa PE, yan yung finals nyo sa amin, yan yung finals namin, cheer dance, tas ballroom, ano pa ba, hip-hop, basta madami, mga folk dance, so ayun. And then, nahinto lang siya nung mga third year and fourth year na ako kasi nag-duty-duty na ako, pero sumasayaw pa rin ako sa bahay mag-isa. Actually, may video nga ako, diba, yung montage ko, panoorin niyo. Mukhang tanga lang ako doon. And then, nung nag-work na ako, laging merong pa-dance contest si chairman sa office. So, ayun, doon ako naging active talaga sa pagsasayaw. Doon ko talaga na bigay ng bonggam-bongga yung mga dancing chance ko. Doon ko talaga na share yung mga dancing skills ko. So, ayun na nga, balik na tayo guys. Masyado nang mahaba. So, ayun, kaya ako nag-apply din sa Hong Kong Disneyland as a parade dancer. Kasi gusto kong matry. I mean, na itong passion ko, gawin ko siya as profession. Actually guys, pangatlong beses na akong nag-try na mag-audition sa Hong Kong Disneyland. So, ayun. And then, this time naman, itong pangatlong try ko, actually ayoko na po talagang mag-try kasi nga, alam ko hindi naman ako matatanggap kasi ang kinukuha talaga nila doon is most ng kinukuha nila is kailangan meron kang proper training, especially sa ballet and jazz. So, ayun. Medyo napanghinaan ako ng loob. Kaya, ang ginawa ko, share ko na lang siya sa mga friends ko na alam kong mas bongga yung passion sa pagsayaw kaysa sa akin. So, ayun. Share ko sa kanila. And then, pinilit din nila ako mag-audition. So, ayun. Napilit din nila ako. And then, humingi ako kay God ng sign kung mag-audition ba ako. So, ayun. May mga nakita akong sign. Hindi pa ako nagsasubmit ng registration ko. Nag-text na yung agency sa akin. Siguro nga dahil ilang beses na ako nag-audition doon sa Hong Kong Disneyland. During nung day ng audition, hindi ako sumabay sa friend ko, sa desk ko. Kasi sabi ko, lagi ako maagang pumupunta doon. Kumbaga, pumupunta ako doon. Two times na punta ko doon. Lagi akong early bird. Sarado pa yung dance studio. Nandun na ako, may mga kasabayan. So, sabi ko, ibahin natin, baka maiba yung flow ng tadhana. Nagpalit ako ng konti, in short, guys. So, ayun, nag-text na lang ako, nauna na siya sa biyahe, and then sumunod ako. And then, ang weird, kasi sabi ko, ibo-vlog ko nga yung experience ko sa pag-audition. Kaso, ewan ko, nataranta ako, guys, eh. Parang nawala, parang konting clips lang yung nakuha kong audition. Ay, konting clips lang yung nakuha ko dun sa audition. Kahit nung papunta. Rain,
Hey guys! So, nandito po tayo today sa Quezon Ave Station. Kaya pala. Sa MRT. So, papunta po kayo ng Makati. Yes. Sa May Kalayaan Avenue. Kasi mag-audition po tayo na ano, as a dancer sa Hong Kong Disneyland. You know what? It's my third time na magta-try na mag-audition ulit doon sa Hong Kong Disneyland and sana may magandang mangyari. But it's fine. You know what? Ang motto ko ngayon is ano, hope for the best, expect for the worst. Yung mga ganun. Basta try and try until you die. Ganun na. So, ayan. Antay na lang natin yung train. And then, pagdating ko doon, guys, ayun, pang ano na ako eh, pang 127 na yung nakuha kong number. So, alam ko na yung flow ng mga, alam ko na yung mga mangyayari. I mean, yung flow ng audition. So, registration muna and then stretching pag hindi ka pa natawag. Diyan ka lang, stretch ka lang, diyan. So, ayun. And then, sabi nung mga staff doon, yung batch na yon yun yung pinakamaraming nag-audition. Kasi yung isang studio doon kung saan doon nagpapa-register, punong-puno. So, kailangan nilang magbukas pa ng isang dance studio para ma-occupy kami lahat. So, and then, may idea na rin ako sa mga audition kasi ang lagi nilang binibigay na piece, yung mga jazz, yung mga ganun-ganun, yung mga turns, high kick. But ngayon, nauna kasing nag-audition yung basic ko. Sabi niya, hubarin ko yung shoes ko kasi parang ballet daw yung anong style. So, ayun, parang nung narinig ko, hindi na ako masa, pero sabi ko, kailangan ma-perfect ko siya. Kahit hindi man ako matanggap doon sa audition, i-perfect ko yon. So, ayun, nung umakyat na ako sa audition, tinuro, ayun, ballet nga siya, best. Parang ballet na may pagka-jazz or parang more on ballet siya para sa akin kasi puro mga ikot-ikot, mga ganun yung kamay. Kaya ayun. Pero bago yon, syempre, nag-pray ako. And then, nag-ginoko na lang yung sarili ko. Sabi ko, pag... And then, ginoko na lang yung sarili ko. Sabi ko, pag natanggap ako dito, lakas makapia words back nito, guys. Kasi, pangatlong try din. Diba, pangatlo siya natanggap. So, pangatlo din ako matatanggap. Pero, sad to say, it's a no. So, hindi po tayo natanggap. Pero, okay lang. I mean, experience yun, diba? Ika nga, sabi nila, kahit hindi ka man natanggap, kahit hindi mo man na-achieve, at least trinay mo, di ba? Yun yung pinaka-bonggang words na laging tumatatak sa isip ko pag may ginagawa ako, pag may tinatry ako. So, ayun, try and try until you die yung motto nga natin, di ba? Kaya, ayun. And then, gusto ko mag-thank you sa aking Bessie. Ayan, bigyan natin siya ng exposure. Si Amads, kasi siya talaga yung nag-push sa akin na mag-audition ulit. Promise, talagang... Everyday pumupunta siya sa station ko. Lagi niya ako sinasabihin. Lagi niya ako mini-message. So, thank you, Amads. Thank you, Bess. And then, eto guys. Kung may magaganap ulit na audition sa Hong Kong Disneyland, parang hindi naman itry. Pero kasi nasa stage na ako ng life ko na ano eh. Gusto ko magkaroon ng stable na, paano ba, work? Or something. Parang ganon. Kasi yung sa job ko kasi guys, yung in-earn ko doon, okay naman siya, malaki naman siya pag sa akin. Pero kasi sa family, di ba? Kailangan nating tumulong, kailangan nating magbigay. Hindi pwedeng hindi. Alam nyo yan sa mga... eksena. Alam nyo yan sa mga nagtatrabahong katulad ko na may... ano... na may pamilya. I mean, di ba? Kasi as of now, sa akin lang din sila umasa. Yung magulang ko, yung mga kapatid ko. Pag may kailangan talaga... sa akin, hinihingi. So, ayun. Hindi ako nagmamakaawa, guys. Sinasabi ko lang. Kaya, ayun, medyo nalungkot ako ng konti. Konting-konti lang naman. Kasi parang sabi ko, ano ba yan? Nakakatatlong try na ako. Wala pa rin. Nung una, nasaktan ako. Nung hindi ako natangga. Pero, saglit lang. Parang na-wash out din agad siya sa isip ko na, okay, move on. Pero okay lang din na hindi ako natanggap, guys. Kasi may mga nangyayari after. Like, nung first audition ko, after nun, pagpasok ko sa office, binigay na sa amin yung mga health cards namin. Eh, pag single ka, like me, pwede mong i-apply yung mother and father mo. So, in-apply ko si mama tsaka si daddy card. So, ang ginawa ng mommy at daddy ko, nagpa-check up agad sila, nagpa-general check sila. So, nalaman nila yung mga hindi magandang kondisyon sa katawan nila, tama ba? Like, ayun, na-operahan si mama. Tinanggal yung goita,
goiter niya. Tama ba yung term ko? So, ayun. Eh, ang laki ng nagastos nun, guys. And then, wala kaming binayaran because of the health card sa company ko. So, ayun. Malaking thank you ako doon. Naisip ko nga, kung natanggap ako doon sa audition, baka hindi yun mangyari. And then, hindi namin alam, may something na pala kay mami. Baka mas mapagastos pa kami. Baka, ayun. Kaya, tama ba? Nautal-utal na ako. So, ayun. Thankfully pa din ako. Yun yung unang-una kong naisip, guys, actually. And then, nung second try ko naman, actually, last year lang yon. So, after naman nun, doon naman ako nag-start mag-vlogs dito sa YouTube. So, ayun, nakita ko yung smart launch pa, di ba? Nanalo tayo. Nakapunta tayo ng Amerika. So, kung nangyari yun, hindi ko may experience lahat nung ngayon. Diba, kung natanggap ako dun sa audition. And then, ito naman yung pangatlo nga, sabi ko na lang, sana may maganda ulit na mangyari. Naniniwala talaga ako. So, pag-pray natin yan. So, ayun, yung masishare ko lang na experience sa inyo is, I mean, yung lesson doon sa experience ko is, try lang ng try, and then huwag kayo mag-expect. Enjoyin nyo lang lahat. So, ayun, gusto ko lang i-share sana, ano, nagustuhan nyo tong pag-share. Kahit alam kong wala na sa flow yung pagkukwento ko, kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig ko. So, pasensya na, guys. So, yun lamang po. Thank you so much for watching. Don't forget to... And of course, don't forget to subscribe. So, yun lang po, guys. Till my next vlog. Bye-bye.